Yo, it's popping guys, Dame is back again with another video. So for today's video guys, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano po mag-stream or paano mag-gamit yung OBS. Kasi marami nagtataka dyan gumagamit kayo ng Streamlabs. Kasi ang pinagkaiba po ng Streamlabs sa OBS, dahil ang Streamlabs po is for beginner. At pwede yung pangit po mag-stream sa Streamlabs, dahil mas maganda po dito sa OBS. So ang kinaibaan lang ng OBS sa Streamlabs, yung Streamlabs po madaling gamitin. Yung OBS, medyo mahirap, komplikado, dahil dito po eh, manual nyo po aayusin yung settings, yung option yan. So ngayon guys, i-open nyo lang po yung OBS nyo. Then ito po yung itsura ng OBS ko. Yan. So mga pag nag-stream po ako guys, ito po yung itsura nya. May nagpa-pop up po na subscribe button. Nag-overlay po, nag-scaling po yung ngayon po yung subscribe or YouTube channel. Bawa sa tao kahit salitang mura, ganyan. Server IP at sample logo. So ngayon guys, marami kayong pwede dyan gawin. Pwede kayong maglagay ng neon sa labas, sa borders, ganun. Tuturuan ko kayo guys kasi mamaya low-end PC kayo. Kasi mga neon na yan guys is pang mga malalakas pong PC yan. Yung neon sa background guys, yung dito sa background. Paano rin mag-add ng mga, something like, yung naririnig yung music, background music, madali lang yan. So, ngayon tuturuan ko kayo yan guys. So, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, make sure na mag-subscribe, click the notification bell. Siyempre, don't forget to comment down below. Mga bobo kayong lahat. Okay, ngayon guys, so sisimulan na natin to. Then ang unang-una nyo lang pong gagawin, syempre ganito. Yan. So guys, empty muna natin siguro lahat. So i-empty natin lahat. Empty lang. Okay. Ayan, so ngayon nandito na tayo guys. Black screen pa lang talaga unang makikita nyo sa OBS. Kasi nga, ayusin nyo pa yan. At kayo pang mag-aayos nyo sa sarili nyo. Unang-una nyo pong gagawin, syempre, para ma-capture po yung screen nyo. So, nagtataka kayo kung bakit black screen, nag-add na naman ako ng ganun. Basic lang ayusin niya mga tol. Unang-una nyo lang pong gagawin, syempre, make sure na i-click itong plus icon. Okay, so, add yan. Yan. Ayan, so, next natin, syempre, i-capture ko po yung screen ko. Syempre, ang kakapturin natin dyan ngayon is yung gagamitin nyo is display capture. Ito siya. Yan, and okay nyo lang yan, pwede nyo palitan men na screen, pwede nyo palitan yan, depende po kung gusto nyo organize, yan. Then ito guys, yung capture cursor, mas maganda yan kasi para makita yung cursor yung ginagawa nyo. Ano? Para sa akin, mas maganda yun. Pero sa inyo, kung hindi, edi hindi. Okay nyo lang yan, then ayan. So nagtataka kayo guys, full screen natin. Nagtataka kayo bakit lagpas. So kasi ang akin is 120x720, pero mas the best guys kapag hinila nyo ito pa ganito. Ayan, pasok na yun sa screen. Okay na yan. Hilahin nyo lang yon yung kulay red dito, yung border na lagpas, hilahin nyo lang. Okay, gets nyo ba? Then ngayon, mag-add tayo ng syempre, may webcam tayo kanina, i-add natin yung webcam. Okay, so add lang natin yung add lang natin yung webcam natin saglit. And click okay. So, activate. Ay, di pala ito mag-open kasi nasa open pala ito sa isang, wait lang. So, back muna natin ito. Siguro wag na natin i-open yung webcam muna kasi nandito yung webcam sa kabilang scene eh, dito. Ayun yung webcam, hello. And turuan ko kayo guys kung paano rin gawin yung mga ganyan, oh. Yan. Basta ito na, turuan ko na kayo. Lahat, tuturo ko na sa inyo. Okay ha? Unang na natin gagawin. Gusto nyo maglagay ng Windows, ay ng font na scaling. O, para kunyari, shoutout, Facebook Live kayo kunyari. Exclamation point 95, parang ganun. Tapos sa amin sa Facebook, sa YouTube naman, subscribe ang puta. Basta subscribe, ganun. So, click nyo lang ulit yung add. Kasi ito yung pinaka main key nyo dyan, yung source. Itong source is para to sa mga ina-add nyo sa screen. Gets ba? Audio mixer ay para to sa boses, ganun, sa mga mic, kung saan pa, etc. Basta malalaman nyo yun mamaya. Okay, so, click tayo, add tayo ngayon ng ating tinatawag na source. Bagong source na naman tayo. Add muna natin is yung audio output capture. Audio input capture. So, ibig sabihin niya ito guys. Ang audio input capture, yan. Ganyan mo lang. Yan. And, ay, hindi. Okay, ito sa microphone ko. Kasi pag, kailangan nyo pala ito. Mag-add kayo ng audio input. Bahala na kayo kung anong piliin nyo. Kasi meron akong sound card. Bahala na kayo dyan. Kasi hindi ko na kailangan ito pala. Dahil meron na pala akong microphone, hindi na to kailangan. So, unang-una na lang gagawin, click ulit kayo ng add output capture. Yan.
Tapos speaker V8. So ito guys, para paliwanag, papaliwanag ko sa inyo kung para saan to. Yung nilagay natin guys, ayun yung para po habang nagigame siya. Tignan nyo. Maririnig nyo ba yun? Kunyari, nasa game kayo. Siyempre guys, pag hindi nyo nilagyan ng audio output capture, wala po kayong voice. Wala ang voice yung in-game nyo, walang boses. Kunyari, GTA nilalaro nyo. Yung boses ng mga karakter doon, hindi marirecord. So, kailangan pa rin ng audio output capture. Yan po pinaka-pangalawa natin na main key. Ang sunod naman guys, gusto nyo pong guy ay yung mga three, ano muna, yung mga main source muna yung kailangan natin. So, background music. So, sa background music, ano ba? Ano ba yung background music kung maganda? So, para sa akin, click kayo ng add. At, click nyo yung media source. Ito, media source. Ayan. Then, kasi kailangan talaga sa streamer, yung background music, ang boring naman pag walang background music yung ano mo, no? Para kang tanga. Okay, so click natin yung media source, then click okay. Make source visible, ha, guys, ha, ito. Okay. Then, ito, guys, dito maraming nalilito. Ang una nyong gagawin dito, guys, huwag kayo malilito dito. Click nyo lang yung loop, tapos show notify kayo may payback, guys. One. Anyan lang. On nyo lang tong dalawa. Kasi pag dahat yung inon nyo, mag-iba na yan. Promise. So, click nyo yung browse. Ayan. Ganito mag-add ng ano, ng music, ha. Download kayo ng music. So, saan ba yung music ko rito? Kahit anong music, ito yung music ko. Dame 90s Gang. Ayan. Click ko lang yan. Then, okay. So, pag in-okay nyo lang yon, alam nyo ba sounds nyan? Ang lakas, men. Sige pa, sobrang lakas. Sinaan nyo lang to. Yung Media Source 1, nandito sa audio mixer. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo magagamit natin to. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo malakas pa rin. Bahala na kayo kung anong tansya nyong mahina. Ayun yung gamin nyo. Audio mixer yung gamit nyan. Ito siya, guys. Ito siya, nasa, ano siya, 25 seconds. Ayan yung audio mixer natin. Ay yung ating media source number 4. Okay. Text natin, meron na kayong kumpleto na kayo. Pwede na nga kayo mag-stream agad. Punta na kayo in-game, stream na kayo. Ano, ganun-ganun lang. So, ngayon, ang next naman natin, lalagay tayo ng mga logo-logo dito in-game. Ay, in-screen. So, akin, Asian Pamilya, kasi Asian Pamilya for Life. Okay, so, lagay tayo ngayon ng image. Click yung image, then okay nyo lang yan. Make sure visible pa rin. Then click. Huwag nyo na po ito click. Then browse. So hanap tayo ng ano, ng matitinding ano dyan, matitinding logo. So try natin tong Asian Pamilya. Ayan. So quiz, bakit white lang quiz? May technique dyan quiz. Katuruan ko kayo paano gumamit ng chroma key dito. So ayan. Uy, tol Dame, bakit sa akin nagdown? Kahit anong image ha, basta background kahit ano. Bakit sa akin, boss Dame, nagdownload naman akong green skin pero green yung background? Tanga ka ba? Siyempre, kailangan mo gumamit ng chroma key. So, paano nga ba gumamit ng chroma key? So, ngayon, tuturo ko yung chroma key na yan sa pamamagitan po ng ganito. Yan. So, ang chroma key, guys, basta kailangan naka-highlight tong image na to, in-add nyo, then click nyo lang po itong filters. Yan. Pag filters, add ka ng filters, right-click, add chroma key. And okay. So, once na chroma key nyo na yan, men, click nyo lang po itong color type at custom. So, select color. Kailangan naka-custom ha. Select color. Then, hanapin nyo yung color white. Yan. So, pansin nyo na wala. Pwede nyo i-adjust yan, men. Ayan. Similarity. Smoothness. Damn. Op, geto lang kasi sa akin. Yan. So, paano ko siya ginawang white? Pag-aralan nyo lang, men. Ganyan-ganyan ko lang siya. Yung contrast. Basta, pag-aralan nyo hanggang maging white siya. Ayan, white na siya. Gets nyo ba, guys? Pack nyo lang tong color, ano, basta, ayun ang bahala dyan eh, kasi ako, main, pinag-aralan ko lang na yan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo, yan, black. O, pag black kasi, main, pangit yan kasi, hindi nakikita yan sa iba. Kaya kailangan matingkad na kulay, white something, o kahit ano. Ayan, so, ayusin na natin siya. Yun, lagay natin dito. Yan, so, meron na tayo, as good. Yun. Yan guys, so sakto na. Nakita nyo naman, medyo maganda-ganda na yung stream natin. All goods na, all goods na. Ready to stream na to. So ngayon, mag-add naman tayo ng text. Kunyari, gusto nyo i-add yung kung ano-anong gusto nyo sabihin sa screen nyo. Kunyari, please help me reach 1k subscriber, ganun. Yan. So click nyo lang tong add ulit kasi kailangan natin ng source, no? Then click nyo po yung text. Yan. And then, okay lang. So sa marami nanilito dito kasi nahihirapan sila sa fonts. Marami doon hirap sa fonts. So nga pala guys, okay, lalagay ko is subscribe, ayan, subscribe my
channel. Okay, okay, click nyo lang yung okay. So, ang pinaka-favorite ko dyan, ano, na font is impact. So, pag ano nyo doon, lagay nyo lang dito sa font is impact. Ayan. Okay, then eto guys, palitan nyo lang muna ng 70. Ayan, 70. So, sabi nyo, uy, eto din, paano mag, ano, paano mag-add ng back, ng border. So, click nyo lang to, outline. Then, gawin nyo tong 8. Tapos, select color, black. Pwedeng red, kahit anong gusto nyo, basta sa akin, black. Ay, ito pala. Yan. So, meron na tayo yan. Okay, palitin lang natin ngayon. Basta yung saktong maliit lang talaga na kung gusto nyo saan ilagay. So, kung gusto nyo gayahin yung sa akin na gumagalaw-galaw, basic yan. So, paano maglagay ng parang itim dito? Magtatanong kayo kasi gusto ko yun eh, sa akin. Pero walang gumagawa nun. Hindi ko alam kung ba't ko ginawa sa sarili ko yun. Add lang kayo dito ng color. Tambay, eto. Color source. Add nyo lang to. Then, okay. So, hanap lang kayo ng favorite nyong kulay. So, pagpalagay natin na mas matingkad gusto nyo, pagpalagay natin na lime green. Ayan. So, ayan. Chroma key, no? So, palitan lang natin tong bullhead na to. Ayan. Tapos, dapat, oops. Huwag kayong matakot, guys, kung anong magalaw nyo dyan. Basta, isakto nyo lang muna sa screen to. Kasi, tuturuan ko kayo paano mag-cut ng image para maliit. So, ayan. Green screen siya ngayon. Then, click nyo lang po yung, click nyo to. Kailangan na ganyan yung cursor. Then, alt. Tapos putulin nyo. Hold nyo lang yung alt. Then ito, ikabit nyo na. Oops. Ikabit nyo na to dito. So, ba't nakatago? Kasi men, yung color source nandito siya. Pero pag inangat mo yan, dyan. Yun, nandyan na siya. Yan muna yung gagawin na. Oops. Yan muna yung gagawin natin, men, no? Yan. So, yan muna ituturo ko sa inyo ngayon, guys. So, sa susunod na po yung iba. Pag umabot to ng gusto kong likes. Yan, papabot. Okay, may YouTube channel. Okay, papabain pa natin to kasi medyo maliit. Click natin properties. Subscribe my YouTube channel. Help me reach to 1 million subs. Yan. Okay, so para mahaba lang siya pero maikli pa rin. So, pabain lang ulit natin. Basta kailangan mahaba talaga. Yung pasok talaga. Yan. Okay, so ngayon nakita nyo na yan, guys. So, paano nga ba gayaan yung parang ano-ano siya? Yung nag-i-scale-scale or gumagalaw-galaw, scroll-scroll. So, kayo na mag-adjust niyan, guys. Babaan nyo lang ulit to. Tapos, eto pala, kayo nyo lang. Hold nyo lang ulit yung alt. Ayan. Ganda na. Putang inis yan. Napaka-angas, pare. Shoty, pare. Ayan. Ayan. So, ayan na, guys. So, para paggalawin yan, guys. Kung paano paggalawin or paano mag-add ng ano-ano dyan sa next tutorial na natin yan. Medyo tumatagal yung video natin. Pero ito lang muna. So, okay. Balik tayo sa scene natin. So, ayan guys. So, maraming salamat dahil nanood po kayo sa amin. At make sure na mag-subscribe ka. Ay, si Patrona. Nandiyan pala si Patrona. Nag-email. Walang iyanin. So, guys. Abangan nyo yung Prestige RP. Sa mga gusto mag-stream, guys. Tutulungan ko po kayo. Ako po yung inyong superhero in neighborhood na low-end PC. Pero nag-i-stream. Kasi yung PC ko talaga is hindi ito pang stream, man. Pero pinipilit ko makapag-stream kahit medyo malabo. Comment nyo lang yung specs ng PC nyo. Nabibigyan ko kayo ng best settings para sa OBS. Kasi sa mga YouTube na yan, guys. Yung mga sabi nila low-end PC sila, man. Hindi totoo yun, man. Walang low-end PC sa ibang bansa, man. Mga malulupit PC dun kahit low-end PC. So, ayan guys, tuturuan ko kayo, no? Oh, nangyari sa webcam. The fuck bro, nag-grounded yun dun, yan na. So, ayan na guys, maraming salamat. Make sure na mag-subscribe kayo kung nakatulong to, kung paano mag-add ng kung ano-ano. Next tutorial natin, tuturuan ko po kayo kung paano mag-ayos ng settings or paano maglagay ng inyong stream key at kung paano maglagay ng mga floating objects like this po. Ayan. Ayan, yung mga gumagalaw-galaw sa screen, yung mga nagpa-flash-flash, kayang-kaya natin yan. So, yun lang po today's video, guys. So, maraming salamat. Damson, peace, yo.